Mag-valve adjust tayo ng Volvo 500 mga katrobol, Euro 6. D13 engine pa rin ito. At same firing order, 153624. So iba lang yung adjustment ito mga katrobol. Yung mga ibang D13 na Volvo, lahat ng injector ay adjust natin. Pero ito, alternate siya. Okay, kasama ko pa rin si Mubarak. Sa yung partner ko. Ako muna nag-a-adjust kasi first time namin mag-adjust nito. So inaaral pa namin yung tamang adjustment. At papakita ko rin kay Mubarak kung paano mag-adjust nitong Volvo 500 dahil kakaiba ito sa mga ina-adjust namin na Volvo. Okay, meron ikutan dyan sa ilalim. Papaikot natin. Turn Mubarak. As you can see, this is the point where we turn the special tool. When you insert like this, then you turn like this. Yeah. This is the movement. After that, you check at the top. Makita nyo yung special course natin doon na sa ilalim. Diyan tayo mag-iikot. Dito natin titingnan sa dulo ng camshaft. So, ang kasunod na cylinder na i-adjust natin ay intake number 4 at exhaust number 5. So papagitna lang natin yan. Up. So yan, nasa gitna na siya ng dalawang guhit. Ito lang nakagandahan sa Volvo mga katrobol dahil meron tayong guide. So hindi tayo magkakamali. Ang dapat lang nating alamin yung mga number na nakalagay dyan. So ang nakatapat dyan ay 4 is last number, 4 is last E5. So ibig sabihin mag-a-adjust tayo sa intake number 4 at exhaust number 5. 1, 2, 3, 4. Ito yung i-adjust natin, intake and exhaust number 5. Nga pala mga katrobol, no? Kasi maraming nagko-comment sa atin, bakit daw hindi ko inumpisan sa cylinder number 1. So ito kasi mga katrobol, kahit saan ka mag-umpisa dito, kung ano yung nakatapat dyan, pwede ka mag-umpisa kung ano mang nakatapat dyan. So di mo na kailangan na iuno o mag-start ka sa number 1 o mag-start ka sa cylinder number 1. So pwede yan kahit anong cylinder ka mag-umpisa. Tulad yan, intake number 4 and exhaust number 5. So pwede ka mag-start dyan, depende kung ano yung nakatapat dyan sa guide na yan. Okay, so mag-adjust na tayo ng intake number 4 and exhaust number 5. Tapos ito yung special tools natin. Insert lang natin dito. Tara.
Tapos na tayo sa intake number 4 at exhaust number 5. So ang kasunod ay intake number 1 at exhaust number 3. Nakalagay dyan 1 is last 8 A number 3. So ibig sabihin mag-a-adjust tayo sa intake number 1 at exhaust number 3. Alright, ito yung intake number 1 at exhaust number 3. Last ko na to na adjustment mga katrobol dahil nag-start ako kanina sa cylinder number 5 at number 6. Hop. So ang next natin i-adjust mga katrobol ay intake number 5 and exhaust number 6 at injector. So ang nakalagay dyan sa guide 5 is last P6. So ibig sabihin mag-a-adjust tayo sa intake number 5, injector at exhaust number 6. So mag-a-adjust na tayo ng injector dito mga katrobol. Adjust muna natin itong intake, tapos adjust natin itong injector, adjust natin yung exhaust at exhaust brake rocker arm. Okay. Ito yung injector mga katrobol. Ikot lang natin ng 180 to 240 degree. So yun mga katrobol, tapos na ako mag-adjust. Pag nagkakabit tayo nito mga katrobol, siguraduhin lang natin na nakasentro yan. Ayan.
Ito yung left spring nya, left spring ng exhaust brake cracker arm. Yan yung ano na. So siguraduhin lang natin na nakasintro ito. Mubarik na magtutuloy nito mga katrubol. Siya na yung magkakabit ng common rail at yung cover.